So ito na po yung ina-announce ng DOH ng voluntary wearing of face masks outdoors in non-crowded places, provided kung kayo ay immunocompromised, seniors, or hindi kumpleto ang bakuna, kailangan pa rin po mag-face mask. Inilabas na ngayong araw ng Malacañang ang Executive Order No. 3 kaugnay sa pagpayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing voluntaryo na lang ang pagsusuot ng face mask sa outdoor settings o open space na may maayos na ventilasyon. Gayunman, nakasaad sa kautusan na kailangan sundin pa rin ang minimum public health standards. Hinihikayat din ang mga individual na hindi fully vaccinated laban sa COVID-19, immunocompromised at senior citizens na magsuot pa rin ng face mask. He had imposed the condition, and one of that is the establishment of the wall of immunity. Since we are 6% away from that, then it's time. So we're doing this in stages, in phases, so that we also don't, so that we can have feedback on whether or not these new policies are working and how to make them more efficient, so that hopefully by the end of the year, we might be able to have to be voluntarily masked indoors as well. Batay sa EO number 3, maaaring magsumite ng rekomendasyon ng Department of Health at Interagency Task Force sa anumang maaaring panggawing pagbabago sa minimum public health standards. Kabilang na dito ang pagluluwag sa indoor mask requirements. Magiging epektibo ang EO na ito sa lalong madaling panahon, oras na mailagay na sa official gazette o sa mga pahayagan. Sa kasalukuyan ay naipost na ang EO number 3 sa official gazette. Bukod sa voluntary wearing of face mask, pinalawig din ni Pangulong Marcos Jr. ang state of calamity sa bansa dahil sa patuloy na COVID-19 pandemic. The state of calamity is extended for possibly 3 months, but only for the purpose of preserving the benefits under it. Dahil sa extended ng state of calamity, tuloy ang pagpapatupad ng vaccine indemnity compensation, emergency procurement at pagbibigay ng special risk allowance sa mga healthcare workers. Ang state of calamity na idineklara ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong March 2020 ay nakatakdang magtapos ngayong araw. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.